welcome back to my YouTube channel. So for today's video, i-share ko sa inyo yung isa sa mga product na ginamit ko na super effective and legit talaga siya. And yun yung ginagamit ko on how to get rid of my pimples. So before kasi mga kasi, sobrang daming mga products na ginagamit ko para lang talaga matanggal yung pimples ko eh. Pero hindi talaga siya nawawala. And isa sa mga product na na-discover ko is yung RTL. So you know mga sis, marami sa inyo yung familiar sa product na yan. And mostly sa mga gumagamit yan, nakikita ko sa kanila yung effect talaga sa mukha nila. And nakatulong talaga sa kanila. And may mga iba din na natatakot gumamit sa product na yan. But I assure you mga guys, maganda siyang gamitin. And very effective and legit talaga siya. So yun na mga kasi, sa sobrang daming product na ginamit ko, isa lang talaga yung nakatulong sa akin. And yun ang RDL products. So ipapakita ko sa inyo sa screen yung RDL na mga products na nakatulong sa akin. Actually, by number siya. Kasi sa astringent, meron talaga siyang number. May number 1, may number 2, and meron siyang number 3. And sa ginamit ko ngayon, na nag-effect talaga sa akin, is yung number 3. And yung ginagawa ko sa kanya, is hindi siya pure talaga na astringent na ginagamit ko. Kasi, ako kasi, natatakot ako na baka masunog yung skin ko. And as you know, yung astringent kasi, gagamitin lang siya in 1 month, hindi siya kailangan sumabra sa 2 months. So, sa sarili ko, nasabi ko na hindi siya talaga yung pang daily routine na pwedeng gamitin. Kasi in 1 month or 2 months lang siya, mag-stop ka na. Kaya yung ginawa ko para daily ko siya magamit, hinaluan ko siya ng cleanser. So, sa product pa rin siya ng RDL. So, yung ipapakita ko sa inyo sa screen, yan yung cleanser na ginagamit ko. Ano siya? Lemon. And hinahalo ko yung astringent na RDL number 3. So, yun ang mga kasis. So, para makita niyo yung result, ganito yung result niya mga kasis. So, yung RDL baby face facial cleanser na meron siyang calamansi extract mga kasis. Hindi ganito yung kulay. So, yun na nga mga kasi, sinaluan ko siya ng astringent na RDL number 3 para maging ganito yung kulay niya. And, kung curious ka, makikita mo din naman sa mga ibang reviews ng gumagamit ng RDL na nagkaroon talaga ng effect sa kanila at legit talaga. So, yun na nga mga kasi, ito yung product na ginamit ko para mag-trick yung mga pimples sa akin. And yung pinaka-debe sa kanya mga kasi, pag tumubo yung pimples sa mukha mo, hindi talaga siya magtatagal. Pinapatay niya and nagda-dry siya pag magamit ka nito. And sa observation ko, pag tinubuan ako ng pimples, pag magamit ako nito ng 2 to 3 days or 4 days, yung pimples is nagda-dry na siya. So, yun na nga is very effective siya sa akin and very nice siya gamitin. And even yung mga blackheads, mga dark spots sa mukha ko is tinatanggal niya talaga. Yun yung pinaka the best. And ano yun nga mga kasis, so yung gusto mong mag-try na gumamit nito, I recommend yun na kung hindi ka pa talaga sure, pwede ka magamit na number one muna na astringent. And meron ka din namang pagpipilian sa mga cleanser niya kasi marami siyang mga flavors. Meron siyang mga avocado, meron din plain lang. Yun nga mga sis, so sa akin, napili ko yung calamansi extra kasi malamig siya sa mukha. And kahit haluan mo pa siya ng astringent ng RDL number 3, hindi talaga siya nawawala yung lamig niya. And yun yung pinakadabas na nagustuhan ko sa kanya. And every night ko siya ginagamit. So sa mga nagtatanong paano siya gamitin, i-share ko sa inyo, pag gumamit kayo nito, gamitin niyo lang siya once. So, gamitin niyo siya sa gabi bago kayo matulog. So, pag morning, huwag na kayong magamit. So, mas better siya pag morning gumamit kayo ng mga sunscreen. So, kahit ano yung mga sunscreen, basta meron siyang malalaking SPF. So, pwede niyo yun siyang gamitin. And
kailangan talaga yun siya para maproteksyon na yung skin mo. Kasi pag gumagamit ka ng mga ganito sa mukha mo, expected ka talaga na magkakaroon siya ng reaction sa skin mo, mamamalat ka. Pero the best thing ha, i-share ko sa inyo, yung pinakamaganda sa kanya is hindi ka namamalat, hindi binabalatan yung, hindi magpipilot yung mukha mo pag gamitin mo siya. And yun na nga mga kasis, sa mga nagtatanong kung saan ba siya mabibili, itong mga kasis, mabibili mo lang siya kahit saan. Kahit saan, kahit sa tindahan yung dyan sa ano nyo, sa kung saan ka nakatira, may mga tindahan dyan nagbibenta din ng ganito, kahit sa mga pharmacy, mga grocery store, or mabibili mo siya kahit saan. Hindi siya mahirap hanapin. And yung price niya is affordable lang. Mabibili mo lang siya sa maliit na halaga. And hindi ka na kailangan na mag-spend ng sobrang daming pera para lang matanggalin yung pimples mo. So, yun na nga mga kasis. Yun yung isa sa mga nakatulong sa akin para mag-treat yung pimples ko. And I'm super thankful sa product na to kasi nag-effect na siya sa akin. So, yun na nga mga kasis. And isa sa ma-advise ko sa inyo bago kayo gumamit sa product na to, mag-skin test muna kayo para malaman nyo kung allergies kayo sa mga hormones ng product na to or hindi. And sa akin din naman kasi nag-skin test din ako nito. And yun, hindi naman ako nagkaroon ng allergic reaction. So, ginamit ko siya kasi okay din naman siya sa akin. And one thing pala sa mga nagtatanong, bakit hindi ako gumamit sa number 1 or number 2, bakit pumunta ako sa number 3? Kasi nga mga kasis, yung number 1 and number 2, sa akin lang ha, sa akin lang talaga is yung number 1 and number 2, okay din naman siya gamitin. Pero parang hindi kasi ako kontento sa number 1 at number 2 kasi so feel ko parang hindi siya ganun ka kalakas para sa akin. And lalo na pag ihalo ko siya dito, parang feel ko hindi siya masyadong kabog na kabog yung ano niya, yung effect niya. So pumunta talaga ako sa number 3 para mas maganda talaga yung number 3 kasi makikita mo talaga yung ano niya, yung effect niya talaga. And every night mo lang siya gamitin. Hindi mo siya pwedeng gamitin sa morning. Or depende din sa inyo kung gusto nyo gamitin sa morning. Pero for me kasi, sa akin, hindi ko siya ginagamit ng morning. Every night ko lang siya ginagamit. And sa mga nakikita ko din sa mga ibang videos, even sa TikTok, marami sa TikTok, nakikita ko marami na mga gumagamit ng RDL. Yung ginagawa nila is hinahalo talaga nila kung ano yung cleanser na mas better sa kanila or yung nagkakaroon ng effect sa kanila, doon nila hinahalo yung RDL. And meron din naman iba na pure astringent lang talaga yung ginagamit nila. Pero actually, hindi ko siya ikare-recommend na pag pure na astringent lang yung gamitin mo ng RDL is mag-proceed ka sa number 3. Dapat mag-start ka in number 1. Yun lang yung pagkakalam ko. Pag mag-gamit ka ng RDL na astringent, hindi ka pwedeng mag-proceed sa number 3. Kailangan mag-start ka sa number 1 and number 2 hanggang mapunta ka sa number 3. And sa akin kasi, hindi din naman siya pure na astringent yung ginamit ko. Hinalo ko lang din naman siya sa cleanser. So, ayun, nag-diretso na lang ako sa number 3. So, yun lang mga kasis, yun lang yung ikakashare ko sa inyo. And I hope na nagustuhan niyo yung video ko. And sa mga bago pa lang sa channel ko, I hope na mag-subscribe kayo. And sa mga nag-subscribe sa channel ko, sa mga nag-like and nag-comment, sobrang thank you sa inyo. And I hope na patuloy kayong sumuporta sa akin. And I know na sobrang dami ko pa dapat i-share sa inyo. And ayun na nga mga kasis, huwag kayong mag-alala kasi every time na hindi ako busy, gagawa talaga ako ng video. And yun na nga mga kasis, para at least ma-share ko din sa inyo kung ano yung mga personal na experience ko and personal na mga nagamit ko na nag-effect sa akin. And i-share ko yun sa inyo. So, yun na nga mga kasis. Sobrang thank you sa mga nag-watch and I hope na patuloy kayong supporta sa akin. And I hope na yung mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe.
subscribe na kayo is i-click nyo yung bell para updated kayo sa iba kong video. And yun lang mga kasis. Maraming salamat. Bye!